Yo, what's up sa inyo mga pare koy? At syempre, welcome back again sa aking YouTube channel. At syempre, dahil nandirito ka, ituturo ako kayo kung paano mag-DIY ng rat lock ng ating pipe. Ito. Bali, pwede nyo siya i-apply sa kahit anong pipe, sa kahit anong motor. Same procedure. Kung ano yung gagawin ko, gagayahin nyo lang. At papakita ko rin sa inyo kung paano mag-repaint. Bali, i-repaint natin siya ng clear coat para yung pagkakaratlok na eh lumabas yung kulay nyo. Bali, ang gagawin natin dito, tatanggalin muna natin yung pipe, then tanggalin natin yung kulay using Strepsol mga pare ko. Ito yung Strepsol na gagamitin natin. Nabibili nyo siya sa hardware for only 100 to 120 pesos per bottle. Ito. Then ang sunod ay pag nalagyan natin siya ng Strepsol, ang sunod natin mga pare ko, ito. Gagamitin natin siya ng steel wool mga pare ko, no? Mabibili mo siya sa hardware for only 20 pesos. Then sunod ay syempre liha. Yan. Gagamit tayo ng dalawang uri ng liha. Ang isa ay 1,000, then ang finishing natin ay 1,500. After natin na magamit yung liha, tsaka natin siya bubugahan. Kung gusto mo makita ang step by step kung paano ko gawin ng rat lock sa aking pipe, stay tuned. At syempre bago yun, intro muna tayo. Ko, bali, tanggalin na natin yung pipe natin. Tatanggal kayo ng pipe mga pare ko, lagi nang huhulihin yung itaas na tanggalin para may suporta yung lagayan natin ng pipe sa ilalim, hindi mabubutol, no? Ang una natin gagawin mga pare ko, ilalagyan natin ng Strepsol itong ating pipe para matanggal lang pintura na ito na huli black. Yan. Tanggalin muna natin yung pintura mga pare ko. Five minutes later. After natin mag-apply ng Strepsol, gamitan naman natin siya ng steel wool to. After 3 to 5 minutes natin na in-apply yung Strepsol sa pipe, gamitan natin siya ng steel wool para matanggal yung pinakapintura niya.
2 hours later. So yun mga pare ko, you know, tapos na natin siya tirahin ng strepsol. Then na-steel wooler natin siya, natanggalan natin yung mga itim na pintura. Bali meron pang mga natira yan. Yung konti na lang. Bali ang gagawin natin dyan, pipinish natin siya ng liha. Bali gagamitin natin liha, isang 1,000 at saka isang 1,500. Try na natin siya ng liha mga pare ko, you know. Later. Alright mga pare ko, you know, tapos na natin siya na lihahin. Bali, niliha natin siya ng 1,000 tsaka ng 1,500. Yan, ito na itsura niya. Bali ngayon, lulutuin na natin siya mga pare ko. Ito gagamitin natin. Butane gas tsaka itong torch. Bali ito, mabibili mo siya ng 85 pesos sa 7-Eleven. Ito naman, mabibili mo siya ng 200 pesos sa hardware. Yun oh. Thank you.
So yun mga pare ko yan, no? Ano, kita nyo naman yung taasan natin. Naging titanium na siya. Ang kulay niya. Mas maganda siguro kung mas malakas yung salt na gamit natin. Para lumabas talaga yung kulay titanium niya. No? Bali, yan. Ginala yung sunod natin mga pare ko. Tamang ratok lang. After neto mga pare ko, palamigin lang natin. Then, pabubugahan natin ito sa tropa. Yung tropa natin na nagbubuhay ng mga motor, ng bike, or nasa sasakyan. May tropa natin na si Kim. Mamaya punta natin ito mga pare ko, ipakita kasi yung shop niya. No? At para ma-invite niya rin tayo sa mga gusto magpakulay dyan ng mga pare ko natin. 2 hours later. Tapos na natin siyang lutuin. Bali, ang next natin na gagawin dito ay bubugahan na lang natin ng clear coat. Para saan yung ano, retainer? Para matanggal lang yung mga grease nung una, di ba yung straight sole nyo to? Para matanggal yun ng ano, mga chemical. Sada na, first coat muna, miss coat, para may kakapitan yung pindura. Bali, hindi pa yun yung pinaka-top coat mong ano, kasi wala pa yung time, wala pa siya yun. Alright mga pare ko, no? Yan. Tapos na natin siya pabugahan ng thinner. Yan. Bali, binugahan natin siya ng thinner para matanggal yung kapit ng strepsol, no? Para hindi bumula kapag nagbuga tayo. Ayan yung mga nire-repaint niya. Mags. Meron siyang frame ng bike, mga pare ko, no? Bar end. Kompleto yung gamit ng tropa natin dito, mga pare ko. Kaya, masasuggest ko sa inyo kapag magpapa-repaint kayo, dito na kayo pumunta. Ayan. Ayan yung gagamitin clear coat. Ayan yung clear coat natin. Ceramic. Ayoko nung cancel. Ayoko nung cancel. Bali, ito yung gagamitin natin mga pare ko. No? Ceramic na clear coat. Hindi na tayo gumamit ng samurai spray paint. No? Dahil yung unang gawa natin, natatanggal siya. Kumbaga naluluto, nalulusaw. Kaya nawawala yung pinaka-clear coat natin. Shout out sa'yo, pre. Ayan tumira na Mapler. Bali ngayon, sinabi natin yung kay Trotong Ian, nagugulan din natin. Pinakikita ninyo sa inyong screen, ayan yung kanyang page. Contactin nyo lang siya kung gusto ninyo magpabuga mga pare ko, no? Ano ba yung mga ano, tinitira mo, pre? Mga pinubuga nyo pa? Lahat. Basta napipinturaan, pwedeng bugaan. Kahit ano, mga bike, tumitira ka rin, no? Oh, bike. May sample tayo dyan ng bike. Ayan. Yung pinag-away na mga pare ko, ayan yung mga sample na, yung max. Bar-end. Yung mags, grab bar. Then, itong frame, no? Yan, yung pinakita ko kayo ng mga pare ko. Ayan, mga pare ko, no? Sample paint niya ng frame. Bali, yung pinakapangalan, yung kisto, paint din yan, mga pare ko, no? Pag sticker ko sa natasang, magkano yung ganito, pare? Madalas, singil ko sa frame. Kapag ganitong brand lang yung lalagay, 2.5. Pagka yung brand lang ah. Yung iba kasi ang daming pinakabalagay. Meron pa sa ganito. Ano yan? Kailangan frame na lang dadali mo rito. Frame na lang. Baklas na. Oh, grabe.